Ngayong araw sa PTV Sports Chat, bumisita si Olympian and former PBA basketball player Rosalio Yoyong Martirez. Binalikan ng athlete comedian ang kanyang basketball career at ang mga dinaanan niya bago siya sumabak sa mundo ng showbiz. Panoorin po natin ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa pong espesyal na episode ito sa PTV Sports Chat. Sports Chat po to, hindi po to entertainment. Please welcome Rosalio Yoyong Martirez. Yeah! Masaya ako rito ng hangapan, Brian. Nako, maraming maraming salamat. At nakumbidan nyo naman ako dito. Ako nga siya dapat yata magpasalamat eh. Kasi pumunta kayo dito para ano, mag-usap tayo. Pag mga ganito kasi eh, gustong-gusto ko na pa nakikita ako ng kaibigan ko, mga constituent ko, alam, pamilya ko. Siyempre, ayan pala si Yoyong Martirez. Gandang lalaki. Di ba? Pero yung manonood, wag lang kukontra. Yon. Pero yun nga sir, sabi nyo, kahit na matagal na kayo hindi naglalaro, na you're busy with entertainment, nag-politics din kayo, pero parang hindi kayo tumatanda. Ano ba sekreto? Well, sir, thank you, sir. Ang pag sinabi tumatanda kasi, may kasabihan yung kalabaw lang tumatanda. May kasabihan, numero lang yan. Pero maghihirap ka din. Ibig sabihin, sakripisyo ka din. Lahat ng bagay dapat pagtunan mo ng pansin, sakripisyo lang. Tulad ng pagkain, konting exercise, kung depende sa edad mo. Brian, depende. Kung hindi naman kaya, huwag pilitin. Kung kaya mo lang, tapos stress yung pinakamahirap yun. Huwag ka masyado mag-isip kung ano man yan. Huwag mo isip, huwag ka mag-standby. Lagpasan mo lang yung problema. Daanan mo lang. Huwag ka tumigil. Kasi pag tumigil ka, disgrasya yan. Correct. Correct kayo dyan, sir. Pero nga, sir, hindi alam ng lahat ang basketball ka rin. In fact, I believe some people do not know na Olympian kayo. Wow. O, di ba? Pero pwede nyo ba kaming parang i-orient nyo kami? Paano ba nangyari itong basketball career nyo? Ano ba nangyari nun? Saan ako? Dito rata sa Olympian. Pag sinumalan ko noong 1960, 1970, baka tatlong oras na ako dito, hindi pa tapos yung kwentuhan natin. Oo nga. Yung pag-Olympian natin, that was 1972. Okay. Sinabayan pa kami ng Bagyong Yuling. Lahat dyan, siguro, kapag na buhay, Brian, kami, ano naman, alam naman kami. Pag kinumpiyot nyo, kung ilang taon na ako, 1972, that was held in Munich Olympic, Germany. No? Yeah, marami kami kasama. Kung babagitin ko sila, ayan, sila Bugs Adornado, Manny Paner, Ed Ocampo, Bernardo, Danny Florencio, marami pa, sino pang Rick Leopas, Marty Sampson. That time kasi, yung hindi namin nasama si Sonny Jaworski at si Big Boy, dahil nagkaroon sila ng problema. Sa amateur days. Okay. Kasi amateur pa kami, nung bawal, wala pa naman professional nung araw na yun. Ang professional kayo nag-start na 1975 to be exact. Kami yung mga 1975 ang PBA nag-start na. Curious lang ako, sir, yung noon nga, yung time na yun, ba't parang ang, I don't know, ah, kung mas parang mas madaling pumasok ng Olympics kaysa kumpara ngayon? Kasi ngayon, hirap na hirap tayo. Kasi, ito ah, marang nung araw kasi, Asia, ayan ang Japan, Korea, China, Taiwan, ganyan. Wala pa naman yung Beijing na ano, hindi man, wala pa yung Israel at that time na 1960s, kaya gano'n. Para sa pantay lang, yung ano, yung height, Korea, China, ganyan. Sa Korea sila Sindungpag, Japan sila Abe, Taniguchi, dito naman sa atin, Jaworski, Arnado, sa mga ganyan, Arna. Sa Pilipinas, sa Paner, ganyan, dito rin sa atin. Ilang taon kami nagkikita-kita noon, that was amateur days. Pag sinabi nila, kayo na naman, kayo na naman, parang ganon. Kaya minsan, sa madaling salita, masakit din sa amin pag natatalo sa ibang bansa. Siyempre, gusto namin manalo. Pag manalo naman kami, masaya tayo lahat. Dahil taglay namin ang tatlong kulay. Red, blue, and white, Pilipinas na matawat ang dala namin. Siyempre, lahat namin. Hindi naman pag ano, siyempre, basketball yan. Body contact lahat yan. Andyan, masaktan ka, okay lang, bali wala. That time na, basta once na maging member ka, ito ta, para sa akin, ha? Ito yung kito. Pag nandun ka na, PBA, condition ng katawan mo.
kahit matakbuhin ka ng 10 kilometers 15, baliwala yun. Kondisyon ka. Handa ka humarap sa kung ano man sa kuna. Dahil hindi mo alam ang kalaban mo, Japan, Korea, hindi mo alam ang galaw nila kung paano. Hindi mo alam kung kailan sila susuot, hindi mo alam kung kailan sila drive. Tanang katutok, nakatitig ka sa kanya. Dahil nito sa atin, o laban natin dito, alam kong pag-aralan kita. Kung saan ka mahina, saan strong side mo, weak side mo, saan yan. Ito rin mga referee din. Nag-aaral din sila. Hindi pwede na, hindi maaaring wala silang ano, practice, ganito. Pag-aralan ka rin, bawat player. O ganito si Brian, o ganito si ganito, o ganito ha. May foul na yan, ganito, ganito. Maraming pinag-aaralan din. Lahat ng kami pinag-aaralan ang basketball din. Gaano ka, ano sir, curious lang ako, how important was it to be part of national team at that time? Wow, bro. Wow, Brian, ganda nun. Minsan, na-imagine ko, no? From Philippines, andun kami sa Munich, Olympic. From Philippines, ganyan, parada kami, nakabarong kami. Babagitin yung pangalan mo, isa-isa. Tapos, patutugtog yung tapos yung antin natin, pabasang awit, bayan, kaganyan kami. Simpi-isipin mo yun. Wow, andito ako. Out of 50 million that time, 1970 ang Pilipino, isa ako dito, nakatayo. Sa watawat namin. Di ba? Mahinig ba na hibo mo? Andun, lahat ng atlet ng Pilipino, andun, nakaganyan kami lahat, maawit kami. Handa kami makipaglaban. Yun yun. Yun ang experience na hindi mo maalis-alis yan. Hindi makakalimutan yan. Saan? Meron ba kayong nakukuhang perks before? Aside from being part of the national team, ano, may mga perks ba kayo mga nakukuha? The honor of carrying the flag. Yes, yes. Oo. Yun na talaga. Yun lang naman ang ano. May allowance. At that time naman, ang kundi ako nagkakamali, 1970, dollar is about only $1 to $7. Kung hindi ako nagkakamali. Noong 1970. Ayun na, hindi ko lang ma-nature na Brian. Pero sir, yung mga nakalaban nyo, sino yung, naalala nyo pa kung sino yung mga pinakamahirap bantayan o may mga napikon ba sa inyo noon, nung mga panahon na yon? Oo naman, ang sila saan, natatandang ko si Choi ng Korea, ang tigas ng katawan noon. Magaling na sila na siyempre, sila sindong pa. Ayun na, kita mo na, hindi na. Ang pag-Korea kalaban namin, sindong pa ang score ng Korea, 80. Okay, sindong pa, 50. Wow. Halos kalahati, saknan niya eh. Dito sa Pilipinas, hati-hati lang. Yung parang distributed ang, ano, ang scoring na dapat. Pangalawa, yung, aywan ko, siyempre, Brian, no, kung pag-usapan natin ang basketball noon at saka basketball ngayon, basketball, the same skill. Okay. Nagbabago lang sa tawagan, charging. Dati, 25 seconds, 24 seconds, bago mo ilagpas sa half court. Eh ngayon, ilang seconds na lang. 10, 12, 8, ilan na lang. Saka marami ng ano, movement na ano, mag-alaw na. Saka marami ng laro. Ang laro ng amateur, invitational, tapos Manila Industrial Commercial Athletic Association, Mika'a. Yun lang ng mga amateur days ng araw. May bibilang mo lang ang tournament. The whole year round na yun. Tapos, patatsam, seleksyon ng Philippine team. Silik, o silik na player, ganyan. Name 1 to 5 o 1 to 10. Parang mutation din, ano, butuhan din kung sino ang masasama sa Philippine team. Tao din. Yeah. Kaya sabi ko sa kanila, ako nabuhay naman ako sa iba, sa publiko. Kasi matagal na ako, bata pa ako, public servant na ako eh. O public service ako, bata pa ako. Kaya inaalala ko rin siya, nagkautang din ako ng loob sa mga kababayan natin. Ano. Hanggat maaari, makapaglingkod ako, pero ito naging konsyal ako, naging vice mayor, konsyal. Ay, ito hindi man sapat ang ipaglingkod, kung may pagpupulan, kahit na lang magpuno. Isang strength nyo is ang bilis nyong tumakbo. Yes, Yun, sir. How did you use that to your advantage? Then, while Brian, before mag-basketball player ako, ang event ko, volleyball, baseball, track especially. Takbo ako ng 100, 200 meters, then 4x1, 4x2. Yun ang event ko talaga. Nung araw, kung tatandaan nyo, May superstar games nung araw na sa college. Sabi niya, oh, bigay mo na kay Carboy yung 100 meter dash. Kasi sila, hindi man ito kamali, sila Fabiosa, sila Arnae, sila Rinicanen,
ang time nila is 12:12:5. Ako naman 11:05. Ako 11:03, mga ganun. Mm-hmm. Ang time ko sa 100. Mm-hmm. Kanya, alam ko nang kontrolado ko na. Pagdating sa 200, oh, 25 man ako, 26 man ako. Ang iba, no, 28 time, 200 meters yun. Mm-hmm. Kanya, kontrolado ko. Ilang taon ko nahawak yun dito sa mga, ano, yun ang ano. Tsaka, pag naglaro ako, iniiwanan ko yung tao. Mm-hmm. Distansya ako. Mm-hmm. Dahil alam ko, mabilis ako. Kanya, ina-anticipate ko, taon, ang bulan nandoon, distansya ako. Mm-hmm. Kung ang magbulan ng, ano, na bibigay agad yung bulan dito. Tsaka ako uunahan, anticipation na mahirap doon, ano, mm-hmm. i-timing mo lahat yan. Ano. Mm-hmm. Kanya ko, minsan sabi na, sa internship lang yun. So minsan, pag-pass ko, hinahagis ko na lang yung bola. Sige, bola na lang tayo. Hindi ako nag-dribble. Hinahagis ko na lang yung bola. Sige, na, bola ko. May bahala ka sa buhay mo. Yun pala, yun nga, sir. Yun ang classic sa iyo na, ano po. And yung, tapos nga, diba, nakita sa PBA rin yan, ginawa rin yan, with San Miguel, diba? Yun ang champion kayo. Minsan, mag-parshot ka ako ng ganyan, ayaw magpumasok yung ganyan ko. Pag mag-parshot ako, ang ingay ng mga tao, ang audience, ang ingay. Sa wala. Ano, para ano, Rick, sandali lang ha, bigay kong bola, nasa sa foul line ako. Isigaw, tawanan na yung mga tao. Patigilin mo nga yung tao. Ang ingay naman yan. Pero pag nasushoot naman yan, talak pa ka naman. Pag hindi naman. Eh, siyempre, hindi naman ako shooter na masyado. Tulad na Leonardo, si Florencio, si Jimmy Mariano. Yan, kasama pala sa Olympic. Kung sino, ma-shooter sila talaga. Mm. Kami naman, bigay lang kami. Kami sila, Edo Campo, Guardia lang, Bernardo, yan. Mga nung araw. So, yung sabihin niyo, sir, yung alahoy yung tira, talaga sinadya niyo, no? Oo, ayaw pumasok eh. Ah, okay. Mas sure pa ako sinaganyan na. Mas sure pa yun, presa sa ano? Oo. Kahit na si NLP, basta ganyan yun. Mm-hmm. Pero ngayon, magagaling na. Ang daming shooter dito kayo. Mm-hmm. Ang dami sa PBA. Gagaling. Pero yung nga na sabi nyo, sir, yun nga, parang doon sa mga sinabi nyo, parang nakaramdam ako ng glimpse ng parang pa-showbiz, ha? Yung gusto nyo talaga yun, magpatawa. Yan, no. I mean, yun ba yung isa sa mga rason? Correct. Entertain naman ang basketball eh. Entertain people, ganyan. Alayin mo sila hanggat maaari. Huwag kang mananakit hanggat maaari. Masaktan ka, pasensya ka. Naglaro ka ng basketball eh. May body contact yung basketball. Hindi tulad ng tennis na ang layo nyo. Ay basketball yan. Anytime, every seconds, mayroon disgrasya doon. Mayroon mangyayari. Inbound pa lang. Dikitan mo lang siya. Di ba? Yung mga maraming sitwasyon. Ayun ang gusto ko. Basta makadikit ako mula, may habulin ko, basta may mangyayari. Ayaw ko nang nakatingin lang ako ng ganun. Di ba? May napikod ba mga Pilipino rito nun sa inyo sa basketball? I mean, import, I'm sure, mayroon mga nakulitan sa inyo sa pagagwardya nun. Mayroon. Sino? Natatandaan ko, si Hagan, import ang Crispa nung araw. Glenn Hagan? Oo, si Hagan. Maliit lang, 6'3 lang yun, madulas. Tinao ko yun. Tuyot-tuyot ang dalamunan ko nung Brian. Ang hirap silang may picture pa ako kay Billy Rebates. Kaganyan sa akin si Billy Rebates. Si Billy eh. Tapos ako nakaganyan lang ako. Bito lang ako. Laki. Galing eh. Oh, eh sir, sa showbiz naman, when you, ano, kumbaga, you also tried in showbiz. I mean, let's face it, diba? Yung favorite line nyo na ano ba yun? Yung ano, galit ka ba? Papasan ang galing naman sir yun? Kay Cedric kasi sabi ito, ano ba mas maganda? Sabi niya, sumigaw ka nga. Sumigaw ako. Oo, maganda yun. Akala ko, umpisa, maganda. Maniwala ka, Brian. Habang nagpipilo kami, sigaw ko ng sigaw, nananakit, unlated, ano dito, sintido ko. Tapos magdadaming, ang sakit na dito. Ay siguro, mga 7 linya yan na, diba? Galit ka? Hindi. Ay, papaliwanag lang. Mas ka ng sintido ko doon. Mahirap. Pero that line stuck up to this day. Doon kayo kinala eh. No, diba? Yung parang, how does it feel na yung parang nag-trendsetter kayo eh? Nga, umuwi nga ako sa summer sa amin. Andiyan si Galit, oh. Andiyan si Galit. Galit ka? Hindi, natatawa na lang ako. Ay, paliwanag lang. Masama ba magpaliwanag? Ginulugtong ako ng ganun. O sir, paano naman kayo napunta sa politika? I mean, I think that was the last one. Oo, nag-start ako 1995. Okay. As counselor. Okay. Up to 2000. 3 terms eh. 9 years. Mm-hmm.
di 2004. Then, sabi ko, try ako ng vice mayor. At tinalad naman ako Brian vice mayor. Wow. Hanggang 3 terms din ako as vice mayor sa Pasig. Dapat pala tawag sa inyo, vice mayor, kung siya ako ng konti. Tapos na vice mayor ako. Tayo, wala sa konsyal. Noon. Meron just na. Matagal-tagal din, sir. At 27 years 27 years siya. Yes, yes. Right, 27. Councilor, vice mayor, councilor. 27, 999 eh. Di ba? Okay. So, given that you've been a sportsman, you've been an entertainer, and you'll also be a politician, meron ba bang hindi nagagawa si Yoyong Martires? Madami pa. Marami kasalanan. Yun, yun yung inaano eh. Kumbaga, well, yun ang question eh. Although I believe you're enjoying your retirement right now. How are you enjoying your retirement? Enjoy ako, siyempre, andyan na yung mga pamilya ko. Misis, andyan. Tapos ang anak ko na isa, as counselor ngayon niya sa Pasig, si Maru Martires. Anak ko yan, yung pang-apat na anak ko. Konser sila ngayon dyan. Tapos yan, kasama ko lagi yung bunso kong anak, si Rhea. Kasama ko lagi siya, kami, everyday, o papa, saan punta, sama lang ako, ganyan, sama-sama lang, para ma-enjoy mo rin yung ano. Ng, iba kasi yung anak ko, may mga asawa na eh, may pamilya na rin eh. Eh, mga apo? Oh yan, yan. Yan, oh, yung mga oh, lahat. Sama-sama, pag kumain sila halo-halo, sama rin ako. Kahit saan sila pumunta, sini, sama rin ako. Kung anong panahon nila, sama rin ako. Ayan, ganun rin lang. At least you're enjoying, I think you're enjoying. Would it be safe to say, accomplished ka na with all your dreams? Ay, siyempre, huwag na kalimutan din. Dasal din tayo. So, every day, kung nakayanin mo, kailangan yun eh. Huwag tayo never permit to be separated. Sabi pa. Correct. Correct. Okay, sir. Ang dami nating ano, nakakatawa. Nakakatuwa. Sabi ko sa inyo, natutuwa ako dun sa usapan. I mean, we've been talking before, Zoom lang, pero I just had to talk to you face to face. Iba, sir, pagharap-harapan kasi talaga. Nasasabi kong kulang-kulang pa tayo rito, sabi ko. Oh. Sabi ko, oh, sige, sige. Anyway, sir, bago tayo magtapos, baka meron kayong gustong batiin or ano, pasalamatan. Ay, Brent, ako nga pala, dalawang anak ko nga pala. Panakalimutan ko, birthday niya, sabay pa, February 1, sabay, dalawa. Si Moby at saka si Mandel, birthday. Oh, si Moby. Moby pangalan. Ah, sa si how are you, Moby? Ayan, doktor naman siya. Opta siya, si Moby, opta. Ayan, si Mandel naman, kukots naman siya sa RTU. Ah. Sa, si Maro, kunsyal. Si Dick yung isa. Ayan. Tapos si Rhea, ayan kasama namin lagi. Siya nalang walang asawa eh. Siyempre, kami tatlo, si Tess, si Mrs. Lakad na kami ng lakad. Ayun mga, siyempre, mga constituents sa Pasig, kay, kumusta kayo dyan lahat? Si Pogi, nandito sa TTV4 Sports. Yan. Ayos, ayos. Okay. Lagi kayo manood dito, oy. Lahat. Naku, masarap dito. Yan ang gusto ko sa inyo, sir, kaya mahal na mahal ko kayo. Thank you, Brian. Thank you. Ay, nako. Well, anyway, we hope you had a good time with Vice Mayor, former Vice Mayor Yoyong Martires. Ako talaga, in-expect ko talagang yun. Yun na nga. Talagang yun na nga. Masaya. Masaya talaga. And I'm hoping na I can possibly invite you again in the future. Walang problema, Brian. Walang problema. Yun. Last ko talaga. Pag sinabi mo alas dos, 1 o'clock, andito na ako. Parang ngayon, eh, no? Okay. Well, thank you everybody, and please stay tuned for our next episode.